Hello mga kaibunatics, welcome back to another video. Ngayong araw pupuntahan natin yung batang nakita nating nagpost sa Facebook. Ipinost siya ng kanyang pinsan na si Daniel Mendoza at humihingi ng tulong para daw sa operasyon ng bata. Kaya ang gagawin natin, gumawa kami ng paraan ng ELDS TV para makakolekta ng pera para maibigay doon sa bata, kahit makapagbigay lang tayo kahit konting tulong para doon sa kanyang operasyon. At kung kayo gusto niyong tumulong, kukunin ko yung details ng magulang ng bata at ibibigay ko sa inyo para makapag-direct na kayo pagbibigay doon sa magulang nung bata o sa nagmamatanda sa kanilang bahay. At kami naman po ngayon ay pupunta na rin. Balita ko po, taga-Tanawan daw po yung bata. Hindi ko lang din po alam kung saan sa Tanawan. At nagpasama po kami sa nakakaalam nung bahay nung bata para maiabot namin yung konting tulong na galing sa ELDS TV. Yan, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa ELDS TV. At sana po patuloy pa rin kayong sumuporta para mas marami po tayong matulungan na nangangailangan ng ating mga tulong. Sa konting halaga po, nakakatulong tayo. At hayaan nyo po at may balik naman po yung mga tinutulong natin. Diyos na lang po ang bahala sa ating ginagawa, mga kaibunatics. At maraming salamat. Tara, samahan nyo ako, puntahan natin sa Tanawan yung bahay ng bata. Batangas. Ayan o.
din yung tao doon. Malayo rin pala yung tatakbuhin natin. Yan. Bagong Bayan, Pinurik, Mabini, tapos Bagbag, 1 and 2, 3, dulo kami. Pahon sa may center bago dumating ng boundary ng Balete at Tanawan. Malapit pala re, galing kang Malbar. A few moments later. Yan, ang ganda oh, diyan tayo pupunta. Ngayon nandito tayo sa anong barangay to? Barangay Bagbag, Tanaawan. Tanaawan City. Yan. Ngayong araw andito tayo doon sa batang nabuhusan ng mainit na tubig. Pumunta tayo dito para bigyan ng konting tulong. At kung gusto niyo tumulong, ilalagay ko lang sa baba yung kanilang GCash para mas mabilis nyong makita at doon na lang kayo magpadala. At kung kay gusto nyong tumulong doon sa bata. At maraming salamat sa lahat ng tutulong. At kakausapin ko lang po yung ama niya kung anong pangyayari. Bakit po nabalian ng mainit na tubig ang inyong anak? Hindi ko kulong sa karto sa bahay namin sa malapit sa may bintana hindi niya napansin yung ano yung kinita ng tubig ay pagkuhan niya kumuha sa kanya yung tubig sa karto niya tinatabog niya yung kinita ng tubig. Paano naman po ngayon, siyempre masakit po yan pag matutulog. Ano pong ginagawa niyo pag matutulog yung inyong anak? Nilalagyan namin ng gasa at saka ng mga gamot na nirisito sa kanya. Nilalagyan ng
yung plastic yung kanya sugat para hindi ma-damage yung sugat niya. Oo. Saan po nga pala kayo nagtatrabaho, kuya? Sa CDO. Sa gwardiya sa CDO. Ah, gwardiya sa CDO. Malbar. Malbar. Ah. At titingnan po natin yung ano, yung sugat po ng inyong anak para pakita po natin sa mga kasamahan natin, ano, na mga mababait ang loob dyan na gustong tumulong. Ah, ito po yung sugat ng kanyang anak. Yan. Ah, naka-plastic pa pala. Bari, pag nagdidikit din ano, eh. Nasasariwang gayon. Yan, mga kaibunatics, napakasakit na. Yung mga gustong mag-donate, lalagay ko na lang po sa baba yung GCash nung ano, nung magulang ng bata. Para po ano. Napakasakit po nan. Ganun po ang nangyayari doon sa bata nung nabanlian ng mainit na tubig. No, pero na. Tinayod yung kaya malalim yan. Yung gusto. Sa baba na lang. Para mas maganda. Lagay ko na lang yung ano. Nakaawa naman yung bata. Yan. Atay. Kaya nang masasabi niyo sa ano, sa maghumingi kayo ng ano, ng tulong dito sa mga nakakapanood dito. Sa mga bibigay ho ng tulong sa amin, maraming salamat sa inyo. At no, tatay ho hindi na makaimik at gawa ho ng ano, at masakit din po ang kanyang ano, kalooban sa nangyari sa kanyang anak. Kahit sino naman pong magulang pag nakita po yung gantong anak na nahihirapan, napakasakit po. Yan po, maraming salamat. Sana po tulungan niyo po si kuya. At isa lang rin po siyang gwardiya, tapos yung kanyang misis, housewife lang po. Kaya po nahingi kami ng tulong para sa bata. Sugat ng kanyang anak. Yan. Ah, naka-plastic pa pala. Pare, pag nagdidikit din ano, eh. Nasasariwang gayon. Yan, ganito ho kahirap ang daan. Bago namin mapuntahan yung bata. Bata na aming pinuntahan. Yung bata po